Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Crisel. Pansinin niyo ang aking paligid. May naririnig ba kayo? Pakinggan nga natin sa bandang kaliwa ko. Sa bandang kanan kaya? Oo nga mga bata, meron din akong naririnig. Ano kaya ang tunog na ito? Ang tunog na to. Meron pa. Naririnig din ba ito mga bata? Eto. At eto pa. Naku, nakapakilabot ang tunog na ito mga bata. Saan ba natin madalas marinig ang mga tunog na ito, mga bata? Tama! Madalas natin silang marinig sa mga kwentong ating napapakinggan o kaya naman napapanood. Hilig niyo rin ba ang pagbabasa? Ako rin! Dati, nung ako ay nag-aaral pa, madalas ako ay nasa silid-aklatan o kaya naman ay sa isang lugar na tahimik at doon ako nagbabasa ng paborito kong mga babasahin. Kayo rin ba, mga bata? Kakalungkot lang dahil sa COVID-19, hindi nyo na maaaring bisitahin ang ating magandang silid-aklatan ng ating paaralan. Ngunit, huwag mababahala. Kung nais mo pa rin ipakita o iparinig ang hilig mo sa pagbabasa, tiyak ko namang meron kayong mga aklat at babasahin sa inyong bahay. Ilabas na ang mga libro at aklat na ito. Huwag nang mahihiyang buklatin at yayain ang inyong mga magulang. Yayain niyo sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso. Ilagay niyo sa ibaba o sa comment box ang inyong mga larawan o video habang kayo ay nagbabasa ng paborito niyong mga babasahin. Kaya naman mga bata, tara na! Samahan niyo ako at sabay-sabay tayo makibrigada pagbasa! Brigada Pagbasa sa Teresa. Ano ba ang pagbabasa? Ang pagbabasa ay isang proseso ng pag-iisip para sa pag-unawa ng binasang teksto. Dahil, hindi masasabing pagbasa ang pagsasatunog ng teksto kapag hindi ito naintindihan. Ano ba ang kahalagahan ng pagbabasa? Ang pagbabasa ay isa sa mga pinakamahalagang bagay na dapat nating matutunan dahil ito ang isa sa pinaka-epektibong paraan ng pagkuha ng impormasyon. Ayon nga sa sikat na manunulat na si Goodman, ang nagbabasa ay nagbubuong muli ng isang mensahe o kaisipan na hinango sa tekstong binasa. Bukod dito, ang pagbabasa ay maihahalintulad natin sa pagbibigay ng pagkain sa ating utak. Bakit may Brigada Pagbasa? Isa sa mga layunin ng Brigada Pagbasa ay ang mabigyan ang lahat ng pagkakataon na magampanan ang kanilang tungkulin na maitaguyod ang karapatan ng bawat bata na matutong magbasa, magtagumpay at maging tag-asa ng bayan. Ang Brigada Pagbasa rin ay isang community-based initiative sa ilalim ng Brigada Eskwela na may layuning mapagkaisa ang mga DepEd partners, mga magulang at lahat ng nasa komunidad, pribado man o pampublikong sektor na makabuo ng grupo para gabayan at turuan ang mga mag-aaral na makabasa at maging functionally literate. Kaya naman, napakahalaga talaga ng pagbabasa ng mga bata. Kung nais mo rin maging mahusay na manunulat kagaya ni Dr. Jose Rizal, mananalumpati kagaya ni Graciano Lopez Haina, manlilimba kagaya ni Tomas Pimpin, at makata kagaya ni Francisco Balagtas Baltasar, ugaliin ang pagbabasa mga bata, tularan natin sila. At syempre, tularan nyo rin ang kapwa nyo mga mag-aaral.
Upang maging matagumpay ang programang Brigada Pagbasa, hinihikayat po namin ang mga magulang, mga bata at ating ibang miyembro ng pamayanan na makilahok sa pagpapalaganap ng kahalagahan ng pagbabasa sa ating mga kabataan, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Ika nga ni Dr. Seuss, ang mas maraming nabasa mo, mas maraming mga bagay na malalaman mo. Ang higit mong natutunan, mas maraming mga lugar na pupuntahan mo.